ikaw ang chairman ng Games and Amusement Committee sa Senado, si Lito Lapidyan. Bakit hindi niya napapaimbestigahan ang mga nangyayari sa Pogo? Nakikinabang siya. Isiniwalat pala noon ng namayapang si Percy Lapid ang kontrobersyal na mamamahayag ang pagiging kurap at sugapa sa salapi ni Senador Lito Lapid. Binisto nga nito na sa kabila ng pagiging chairman ng senador sa Games and Amusement Committee sa Senado ay hindi umano nito nagawang imbestigahan ang nangyayaring illegal na pogo sa kanyang lalawigan sa Pampanga. Ang numero unong dahilan di umano ay nakinabang si Lito Lapid sa pogo money na di umano'y milyon-milyon ang natatanggap na buwan ng payola mula dito, kaya naman yumaman ito ng gusto. Hinala pa ng mga netizens ay malamang si Lito Lapid di umano ang nagpapaslang kay Percy Lapid dahil sa mga ibinunyag ng mamamahayag laban sa senador. Matatanda ang isinawalat din ng vlogger na si Toto Causing na protektor si Lito Lapid sa illegal na pogo. Kaya naman, lumaki ito ng gusto na halos kumalat na sa buong Pampanga. Kung ano-ano mga pinag-iisip mo, pero ikaw ang chairman ng tinatawag na Games and Amusement Committee sa Senado. Kundi ako nagkakamali, si Lito Lapidyan, mga kaibigan. Bakit hindi niya napapaimbestigahan ang mga nangyayari sa Pogo? Ha? Ang nangyayari dyan? Meron na ba kayong narinig na pinaimbestigahan ni Lito Lapid ang PAGCOR? Hindi. Nakikinabang siya. Kaya niya lang kinuha yung chairmanship para makinabang siya. Oh, kaya walang imbestigasyon. Pogo. Lalo ngayon na katakot-takot ang krimen. Sipin mo ngayon ha, merong naaresto. Ito, 43 foreigner ang nasagip di umano ayon sa pulis, ha, na mga nagtatrabaho sa Angeles City, Pogo, dyan sa Angeles. Oh. At ito ay naaresto ang isang inchik, ha, na dahil ikinulong niya itong 43 dayuhan sa loob ng Pogo mismo. Ha? Oh, sa Angeles City, malapit sa Angeles. Sa Balibago yata ito. Oh. In a statement sa isang pahayag ng Central Luzon Police Director, Brigadier General Cesar Pasiwin, sinabi niya na ang PNP Anti-Kidnapping Group operatives ay ni-raid, sinalaka yung Lucky South 99 building sa Pilam Friendship Highway sa Angeles City para sagipin si Wu Jia at ang 42 foreign nationals. Sabi ni General Pasiwin, ang mga pulis na umaresto dito kay Chen Yiben, 33 taong gulang ng Clark Preport Zone, isang human resource officer para sa Pogo Company. Ito'y nag-ugat ho, itong operation na ito mula sa impormasyong natanggap ng anti-kidnapping group na merong mga foreign nationals na nagtatrabaho pero ikinulong sa isang offshore gaming operation sa lugar. Ha? Sabi ni General, hindi pa yan. Oh, ito naman. Talaga itong mga dumayong inchik dito. Dito nila ginagawa yung krimen nila. Mga kaibigan, iba't ibang unit ng pulisya naman ang naaresto ang 2 drug suspects at nakakumpiska sila ng umaabot sa halagang 48
o 408 million na halaga ng shabu. Iisa daw ha, sa pang-anim na merong 38%. Sino? Ito raw si talunang mayoralty candidate na natalo sa Angeles at saka sa Makati na si Lito, ha, nakalilitong lapid. Sipin ninyo. Bakit ito mapupunta sa pang-anim? Ha? Bakit? Anong ginawa? Dahil sumirko, mga kaibigan, nagtititihaya. Eh sa Angeles niya, eh, baluarte na nila yung Pampanga eh. Sinuka eh. Tapos gagawin mo dito, pang-anim, 38%. Ha? Iboboto raw si Lito Lapid. Napakawalang yung mga mang-insulto nito. Ano sasabihin ng mga hindi bumoto dyan sa Pampanga? Ano sasabihin ng mga hindi bumoto dyan nung tumakbo yan sa Makati? Ha? Eh di ba nung nakaraang takbong senador niya, yung pangalawang term niya, muntik na nahulog yan, pangulelat yan eh. Kulelat yan nun eh. Oh, ako lang nagbuko dyan eh, sa katarantaduan yan eh. Hindi pa kayo naniniwala? Walang yayan? Mga kaibigan, baka akala ninyo kung gaano ka walang yayan si Lito Lapid. Tanga yan kung sa tanga. Ha? Tanga lang yan sa English. At saka sa mga tungkulin bilang isang public official, tanga siya dyan. Sa pera ba, tanga yan? Ha? Palagay nyo, tanga yan sa pera? Mga kaibigan, ang daming bahay! Magallanes Village. Yan yung pinakinabang niya nung tumakbo siya labang kay Binay. Binigay sa kanya ni Inwino. Ibinayad sa kanya. Bahay, eh kilala ko yung may-ari. Nakakwentuhan ko eh. Ilan ba yung laban ni Pacquiao noon? O, may kasama pa ako eh. Naririnig niya, nagkukwentuhan kami. Ang apelyido noon, Bilyar. Mga kaibigan, pero hindi Bilyar na kamag-anak ni Manny Bilyar. Oh, ibang Bilyar ito. Kasi itong Bilyar na ito na may-ari ng bahay na nabili, dati ito, malimit itong kumakain dyan sa Manila Hilton, sa coffee shop. Nakikita ko yan doon. Oh, kaya nung magkatabi kami sa isang yung panunod ng boxing ni Pacquiao sa isang hotel na malaki, eh nagkakwentuhan kami dahil familiar kami sa isa't isa. Doon kami nagkakilala. Nalaman niya, ako yung Percy Lapid. Eh sabi niya eh, hindi ba alam na yung bahay ko nabili ni Lito Lapid nung eleksyon. Tumakbo siya sa Makati. Oh, mga kaibigan. Bago siya tumakbo sa Angeles, di ba, bumili ng bahay. Saan niya ninakaw yung pera kung di siya nagnakaw? Ha? Paano niya nabili ha, kung di siya nagnakaw pala? Di ba, may kaso yan. Nahilot lang eh. Naglagay din yan eh. Oh. Mga kaibigan, yung anak niya hanggang ngayon may kaso, di ba, kinasuhan dun sa tourism. Oh. Ano ba mga nalalaman niyan? Ano ba nagawa niyan? Mga kaibigan, hindi kayo naniniwala? Kita na ninyo mga pinagagawa? Ngayon, dahil nga hindi totoo yung resulta na yan ng survey, iniinsulto tayo nitong SWS. Ginagawang hamak na mangmang ang mga butante masyado. Para lang sila kumita. Sipin ninyo, pinagduduldulan si Lito Lapid. Tsaka yung ibang mga kandidato, Jinggoy Estrada. Hindi ba kayo, ano, yung kinikilabutan? Kung alimbawa eh, nire-refer tayo. Sipin ninyo, sino ginagamit nila para sa pagyaman itong survey? Butante. Wala naman, hindi naman yung nakausap yung butante. Kinakasangkapan niya para siya kumita.
Hindi niyo ba naiintindihan? Oh, Lito Lapid, nag-iisa raw sa pang-anim na pwesto. Mga kaibigan, oh. Kahit pa ikampanya yan, nitong si Coco Martin na bulol, mga kaibigan, bay, tarantado na lang kayo pag binoto nyo yan. Oh, tatapatin ko kayo. Ha? Kawalang yana ang pagboto kay Lito Lapid. Para saan? Ba't niyo iboboto yan? Ha? Para ano, magpayama, payamanin nyo? Bigyan nyo ng kapangyarihan ulit? Di mo, naging itsura niyan ngayon doon sa ang probinsyano, nagkakulukulubot eh. Mahirap sa kanila yung nawawala sa pwesto. Bakit? Yan lang ang alam nila eh. Walang trabaho eh. Mga kaibigan eh. O ako, suspecha ko, nagpo-produce yan ng ang probinsyano eh. Bumabaka sa ano yan eh. Sa puhunan yan eh. Yan ang ginagamit niyang kapital. Mga kaibigan, para muling manakaw ang tiwala ng mga botante. Si Jinggoy, boboto nyo. Ang sarap pagtabi ng litrato ni Jinggoy at saka ng litrato ni Bong Revilla. Pagtabi nyo. Ha? Kaliwa, Jinggoy. Kanan, Bong Revilla. Ngayon, lagyan mo ng parang sulat doon, text. Dito sa bago yung litrato, ilagay mo, isulat mo. Ha? Hindi lahat ng magnanakaw ay pangit. Sa kanan yun. Ha? Pagkatapos ng litrato ni Jinggoy, isulat mo ulit. Ha? Meron ding alias Pogi. Tapos litrato naman ni Bong Revilla. Yun ang ilagay nyo.